tignan ang larawang ito. Pamilyar pa sa inyo? Siya ay isang Filipino. Nagbago ang kanyang buhay matapos matagpuan ang Golden Buddha na ito. Sinuwerte nga ba siya o kinapitan ng sumpa matapos mapasakamay ang gintong ito? Kaya, huwag bibitaw! Bago ang lahat, i-like and subscribe nyo ang aming channel and hit the bell button. Linggo-linggo nyong mapapanood ang aming mga bagong video. Ang lalaking nasa larawan ay nakilalang si Rogelio Rojas, isang dating sundalo at locksmith. Pero paano nga ba niya nahanap ang Golden Buddha na kanyang hawak-hawak sa larawang ito? Ayon sa kwento, may hapon siyang natulungan noon at ibinunyag sa kanya ang isang tagong yaman. Naghukay siya noon malapit sa isang ospital sa Baguio at laking gulat niyang may nakita siyang mga kalansay, bungo at mga armas ng mga hapon. Nagpatuloy siya sa paghuhukay at natagpuan din niya sa ilalim ang isang konkretong pader. Noong magsagawa siya ng blasting, tumambad sa kanya ang mga kahon na naglalaman ng gold bars. At hindi lang yun, natagpuan din niya ang tatlong talampakang Golden Buddha. Inuwi ni Rogelio ang mga gold bars at Golden Buddha na kanyang nakuha. Makikita pa sa larawan na natatanggal ang ulo nito. Sinasabing naglalaman ang loob ng Buddha ng mga ginto at diamante. Din ang mga taling nakapalibot dito. Dahil sa bigat, kailangan pa ng ilang tao para mabuhat ito. Ang hindi niya alam, dito na magsisimulang dumating ang matinding pagsubok sa kanyang buhay. Isang gabi, pumasok ang ilang kalalakihan sa kanyang bahay. Pinagkukuha ang mga ginto at ang Golden Buddha. Tinorture din di umano si Rogelio Rojas. Nakulong siya ng halos isang taon. Pero paano nga ba nagkaroon ng ginto sa lugar na yon? Sinasabing ang hukbo ni General Tomoyuki Yamashita ng Imperial Japanese Army ang nagbaon ng ginto. Nakulimbat nila ang mga ito sa pagsasakop sa iba't ibang bansa sa Timog Silangang Asya noong World War II. Dahil natalo noon sa gyera laban sa mga Amerikano, sumuko si General Yamashita. Nilitis siya at hanggang sa hinatulan ng kamatayan. Dahil dito, kaya hindi na raw nabalikan ang mga gintong kanilang ibinaon sa Baguio. Balik tayo kay Rogelio. Ang sinasabing kumuha ng kanyang mga ginto ay ang presidente noon na si Ferdinand Marcos. Noong 1986, panahon ng EDSA Revolution, pumunta si na Marcos at Imelda sa Hawaii. At noong 1988,
naglakas ng loob magsampa ng kaso si Rojas laban sa mga Marcos. At gumawa rin siya ng estate company na tinawag niyang Golden Buddha Incorporated. Ito ay para mapagpatuloy ang laban sa mga Marcos. Noong taong 1996, kinatigan ng korte si Rogelio. Ayon sa kanila, dapat bayaran siya ng $22 billion. At may katotohanan din daw na siya ang nakahanap ng ginto at si Marcos ninakaw ang mga ito. Pero binawi rin ang desisyong ito dahil sa kakulangan ng ebidensya. Sa mga news page sa Amerika, makikitang ibinalik ang Golden Buddha. Pero ayon kay Rogelio, peki ito dahil tingga ito at hindi gawa sa ginto. At ang kanyang nahukay noon, natatanggal ang ulo. Sabi nila, bahagi lang ang nakuha ni Rogelio sa kabuoang nasamsam ni na General Yamashita. Pero una sa lahat, ang nakuha nga bang ginto ni Rogelio, ang maalamat na yaman nga ba ni Yamashita? Ito kasi ang dahilan kaya maraming na-interes sa treasure hunting sa bansa. Pero ang tanong na yan, tanging ang general lang ang makakapagsabi. Mga Tamagonatics, oras na para sa ating Tamago Shoutout! Babasahin ko ang inyong mga comments, suggestions at mga pa-shoutout mula sa mga social media accounts sa YouTube, Facebook at Instagram. Kaya, don't forget to like, subscribe, and hit the bell button. Maraming salamat po sa mga bago nating subscribers at mga followers sa mga social media accounts. Kaya simulan natin mga Tamagonatics kay Tamagong Way Del Rosario. Yon, quality content. Salamat Tamagong Way Del Rosario sa pag-appreciate sa aming content. Susunod naman kay Tamagong Baby Brits TV. Hi, new friend here, sending you my full support. New friend here, hashtag Ivan Glare. Salamat Tamagong Baby Ritz TV. Yan, bago rin nyo kaming friend, Tamagong Baby Ritz TV. Susunod naman, kay Tamagong Ken30 La Rosa. Pa-shout out po. Yan, shout out sa'yo Tamagong Ken30 La Rosa. Susunod, kay Tamagong Benji Madrid. Pa-shout out po idol, YouTube channel Benji Madrid. God bless. Yan mga Tamagonatics, subscribe din tayo sa YouTube channel ni Tamagong Benji Madrid. Yan, salamat Tamagong Benji Madrid. Susunod, kay Tamagong Slap Thumbs. Pa-shout out Lods. Yan, salamat Tamagong Slap Thumbs. Susunod din, pa-shout out kay Tamagong Ronnie Lasala, shout out Lords. Yan, salamat sa inyo, Tamagong Ronnie Lasala. Next, kay Tamagong Emilio De Asis, ganda ng program niyo sir. Pa-shout out na din po. Thanks and God bless. Maraming salamat Tamagong Emilio De Asis at nagustuhan mo ang aming programa. God bless din sa iyo, Tamagong Emilio. Susunod, kay Tamagong Robbie De Leon Rob. Shout out Tamago. Yan, salamat sa iyo Tamagong Robbie De Leon Rob. Next, Tamagong Jeric Animation. Shout out mga Lodi. At kay Tamagong Master 15, pa-shout out. Galing mo mag-story. Wow, salamat Tamagong Master 15 at Tamagong Jeric Animation. Kayo ang mga tunay na Lodi. At susunod, kay Tamagong Chris Rose Gregorio, pa-shout out naman idol. Shout out sa iyo Tamagong Chris Rose Gregorio.
Salamat sa mga Tamagonatics dahil sa inyo at sa mga comments tulad ng mga binasa ko. Kaya kami ay patuloy na nandito at gumagawa ng mga video para sa inyo, mga Tamagonatics. Kaya mga Tamagonatics, mag-iwan na ng inyong mga comments, suggestions at mga pa-shoutout sa comment section ng aming mga videos sa YouTube, Facebook at Instagram. Malay nyo, ito na ang susunod kong basahin sa susunod na Tamago Shoutout! Yan muna mga Tamago! Kwentuhan tayo sa next episode! Kapit lang! Don't forget to like and subscribe!